Magandang buhay mga bata! Ako si Teacher Miles. Kayo ay nasa klase ng kindergarten. Welcome to kindergarten! Kumusta kayo mga bata? Si Teacher, masaya-masaya dahil kasama ko na naman kayo. Handa na ba kayo sa bago nating pag-aaralan? Mahusay mga bata! Una nating gagawin ay alamin muna natin ang pamantayan sa pakikinig. Ano-ano nga ba ang mga pamantayan sa pakikinig, mga bata? Mahusay! Dapat tayo ay nakaupo na maayos. Pangalawa, syempre dapat ay makikinig tayo kay teacher. Ang pangatlo, iintindihin natin ang ating pag-aaralan. Naiintindihan po ba mga bata? Magaling! Nakahanda na po ba? Mahusay! Ngayon mga bata, mayroon akong ipapakita sa inyong larawan. Huhulaan nyo ito ha? Ano kaya ito? Ano kayang larawan yan mga bata? Magaling! Isang orasan! Meron ba kayong orasan sa inyong bahay, mga bata? Mahusay! Mga bata, saan ang titik kaya mga bata nagsisimula ang salitang orasan? Tama, nagsisimula ito sa titik. Oh! Ano naman kaya mga bata ang tunog ng titik? Oh! Sabihin nga po natin ng tatlong beses, mga bata. O, O, O. Magaling! Ngayon mga bata, ano nga po ulit ang nasa larawan? Tama! Isang orasan! Ngayong araw na ito mga bata, ay pag-aaralan natin ang paraan ng pagbasa ng oras. Alamin natin kung ano-ano ang ginagampanan ng bawat bahagi ng orasan at kung gaano kahalagang matuto sa pagbasa ng oras. Naintindihan po ba mga bata? Mahusay! Mga bata, ito ang mga bahagi ng orasan. Ang orasan mga bata ay binubuo ng 12 bilang. Bilang na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meron din ito mga batang tatlong mga kamay. Magsimula tayo sa maiksing kamay mga bata. Ang maiksing kamay ay kamay para sa oras. Itinuturo nito kung anong oras na mga bata. Ang mas mahabang kamay naman ay kamay para sa minuto. Itinuturo nito kung ilang minuto na ang nakalipas. Ang panghuling kamay ay para sa segundo. Ito ang may pinakamabilis na paggalaw sa tatlong kamay. Tandaan natin, mga bata, na ang orasan ay binubuo ng 12 bilang. Bilangin natin, mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ulitin natin, mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa pagbasa ng kamay para sa oras. Tingnan natin mga bata, ang maiksing kamay. Saan nakaturo ang maiksing kamay? Tama, nakaturo ito sa bilang na 3. Kaya ang ating isusulat mga bata
ay bilang na 3. Saan naman mga bata nakaturo ang mas mahabang kamay? Magaling! Nakaturo ito sa bilang na 12. Tandaan niyo mga bata, na kapag ang kamay para sa minuto o ang mas mahabang kamay ay nakaturo sa 12 bilang, ang ating isusulat mga bata ay 2 bilang na wala o 0. Paano naman natin babasahin ang oras na ito mga bata? Ang oras na ito mga bata ay oras na 3 o'clock o alas 3. Ulitin nga ninyo mga bata kung anong oras ito? Mahusay mga bata! 3 o'clock! Ngayon naman mga bata, basahin natin ang oras. Saan nakaturo mga bata ang maiksing kamay? Magaling! Nakaturo ito sa bilang na 10. At ang ating isusulat mga bata ay bilang na 10. Saan naman nakaturo mga bata ang mas mahabang kamay? Mahusay! Nakaturo ito sa bilang na 12. Ano nga po ulit mga bata ang ating isusulat kapag ang mas mahabang kamay ay nakaturo sa bilang na 12? Magaling! 2 bilang na wala o 0. Paano naman natin babasahin ang oras na ito mga bata? Mahusay! Ito ay oras na 10 o'clock o alas 10. Ngayon naman mga bata, basahin natin ang oras. Saan nakaturo mga bata ang maiksing kamay? Magaling! Nakaturo ito sa bilang na 5. Kaya ang ating isusulat mga bata ay bilang na 5. Magaling! Ngayon naman mga bata, saan nakaturo ang mas mahabang kamay? Mahusay! Nakaturo ito sa bilang na 12. Ano nga po ulit ang ating isusulat mga bata kapag ang mas mahabang kamay ay nakaturo sa bilang na 12? Magaling! 2 bilang na wala o 0. Paano naman natin babasahin ang oras na ito mga bata? Mahusay! Ito ay 5 o'clock o alas 5. Magaling mga bata! Basahin natin ang oras. Saan nakatutok mga bata ang mga kamay ng orasan? Mahusay! Lahat sila ay nakatutok sa bilang na 12. Kaya mga bata, kapag ang mga kamay ng orasan ay nakatutok sa bilang na 12, ang ating isusulat mga bata ay bilang na 12 at 2 bilang na wala o 0. Paano naman natin itong babasahin mga bata? Magaling! Ito ay 12 o'clock o alas 12. Napakahusay mga bata! Mga bata, alamin naman natin ang pagbasa ng kamay para sa minuto. Kapag tumapat mga bata, ang kamay para sa minuto sa bilang na 1, babasahin natin ito sa bilang na 5 o 5. Kapag ito na may tumapat sa bilang na 2, babasahin natin ito sa bilang na 10 o 10. Kapag tumapat ito sa bilang na 3, babasahin naman natin ito sa bilang na 15 o 15. Kapag ito naman ay tumapat sa bilang na 4, babasahin natin ito sa bilang na 20 o 20. Kapag ito naman ay tumapat sa bilang na 5, babasahin natin ito sa bilang na 25 o 25. Kapag ito naman ay tumapat sa bilang na 6, babasahin natin ito sa bilang na 30 o 30. Kapag ito naman ay tumapat sa bilang na 7, babasahin naman natin ito sa bilang na 35 o 35. Sa bilang na 8, babasahin natin ito sa bilang na 40 o 40. Kapag ito'y naman tumapat sa bilang na 9, babasahin natin ito
sa bilang na 45 o 45. Sa bilang na 10, babasahin naman natin ito sa bilang na 50 o 50. Sa bilang na 11, babasahin natin ito sa bilang na 55 o 55. Kapag ito naman mga bata ay tumapat sa bilang na 12, ito ay ang pang-60 minuto. Sa pang-60 minuto mga bata, ito ay isang oras na. Kaya ang ating isusulat na ulit mga bata kapag tumapat ang kamay para sa minuto sa bilang na 12, ano nga po ulit ang ating isusulat? Mahusay dalawang bilang na wala o 0. Tandaan natin mga bata na sa loob ng isang oras ay mayroong 60 minuto. Basahin natin mga bata. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Basahin naman natin sa English mga bata. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Napakahusay mga bata! Bakit kaya sa bilang na 5 nagsisimula ang pagbasa ng kamay para sa minuto mga bata? Dahil sa pagitan nito mga bata ay mayroong tigli 5 minuto na sa bawat minuto ay mayroong 60 segundo. Tandaan niyo po ito mga bata ha? Mahusay! Ngayon naman mga bata, basahin naman natin ang oras. Saan nakaturo mga bata ang maiksing kamay? Magaling, ito'y nakaturo sa bilang na 9. Ano naman ang ating isusulat mga bata kapag ito'y nakaturo sa bilang na 9? Tama, isusulat natin ang bilang na 9. Saan naman nakaturo mga bata ang mas mahabang kamay? Magaling, ito'y nakaturo sa bilang na 2. Ano naman mga bata ang ating isusulat kapag ang mas mahabang kamay o ang kamay para sa minuto ay nakaturo sa bilang na 2? Magaling! Ito ay bilang na 10. Paano naman natin babasahin ito mga bata? Binabasa natin ang oras na ito mga bata ng 9, 10 o alas 9 at 10 minuto. Magaling mga bata! Ngayon naman mga bata, basahin natin ang oras. Saan nakaturo mga bata ang maiksing kamay? Magaling! Nakaturo ito mga bata sa gitna ng bilang na 2 at 3. Kapag ito'y mga bata ay nakaturo sa bilang na 2 at 3, wala pa siya mga bata sa bilang na 3, ito ay susulat natin bilang na 2. Ang mas mahabang kamay mga bata ay nakaturo sa bilang na 10. Ano nga po ulit ang ating isusulat doon mga bata? Mahusay, isusulat natin ang bilang na 50 o 50. Paano naman natin babasahin mga bata ang oras na ito? Magaling, ito ay binabasa natin na 2:50 o alas 2 at 50 minuto. Ngayon naman mga bata, basahin natin ang oras. Saan nakaturo mga bata ang maiksing kamay? Mahusay, nakaturo ito sa bilang na 5. Kaya ang ating isusulat mga bata ay bilang na 5. Saan naman nakaturo mga bata ang mas mahabang kamay? Magaling, ito'y nakaturo sa bilang na 4. Kaya ang ating isusulat mga bata ay bilang na 20 o 20. Paano naman natin babasahin mga bata ang oras na ito? Binabasa natin ito mga bata na 5:20 o alas 5 at 20 minuto. Bakit kaya mahalaga ang pagbasa ng oras mga bata? Tama, dahil ito ay kailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay.
tulad ng pagpasok natin sa paaralan. Mahalaga na marunong tayong bumasa ng oras upang hindi tayo mahuli sa klase. Kung tayo naman ay may sakit, mahalaga din na marunong tayong bumasa ng oras upang alam natin kung oras na ba ng pag-inom ng gamot. Dahil kung hindi tayo iinom sa tamang oras, ay mawawala ng bisa ang gamot. Mahalaga din na matuto tayong bumasa ng oras, mga bata, upang alam din natin kung oras na ba ng kainan. At syempre, mga bata, para alam din natin kung oras na ba ng pagtulog. Alam nyo ba, mga bata, na kinakailangan natin ng 8 hanggang 10 oras na pagtulog upang tayo ay lumakas at maging malayo sa sakit? Lalong-lalo na ngayong pandemya, mga bata, kailangan natin alagaan ang ating kalusugan. Naintindihan nyo po ba, mga bata? Mahusay! Ngayon naman, mga bata, subukan natin basahin ang oras na ito. Ano kaya ang oras na ito, mga bata? Magaling! Ito ay oras na 4:00 o 4 o'clock! Napakahusay! Basahin naman natin ang oras na ito, mga bata. Anong oras ito? Mahusay! Ito ay 8:05 o 8:05. Basahin naman natin ang oras na ito, mga bata. Anong oras ito? Napakagaling! Ito ay oras na 5:00 o 5 o'clock. Basahin naman natin ang oras na ito, mga bata. Napakahusay! Ito ay oras na 3:30 o 3:30. Napakagaling! Ngayon naman, mga bata, basahin naman natin ang oras na ito. Tama! Ito ay oras na 11:00 o 11 o'clock. Ngayon naman, mga bata, basahin mo naman ang oras na ito. Napakahusay! Ito ay oras na 7:20 o 7:20. Napakagaling, mga bata! Ngayon naman, mga bata, ano nga po ulit ang ating pinag-aralan sa araw na ito? Magaling! Pinag-aralan natin ay ang paraan ng pagbasa ng oras. Marunong ka na bang bumasa ng oras? Napakagaling! Ngayon naman po, gawin po ninyo ito. Gumuhit po ng 3 orasan, iguhit ang oras ng iyong pagkising, oras ng pagkain ng tanghalian, at oras ng pagtulog. Naasahan ko, mga bata, na magagawa ninyo ito, ha? Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!